Ito na mga jay ang ating sarongsong. Hello everyone! Good morning! Kaden and I are eating breakfast. Ito ang breakfast ng mommy. Ubus na yung egg ko. Grapes, apple, papaya, pancake, and egg. Ubus ng... Tapos syempre ang mommy magko-coffee. And Kaden, mauubos ng pancake niya. And Kaden has hot dog and grapes and apple and egg. Is that yummy? Yummy? Yummy breakfast. He likes pancake. Kaya mo mauubos ng pancake ni Kaden. Kailangan naka-heavy breakfast kami ngayon kasi may gagawin kami later. Gagawa ang mommy ng sarungsong. See you later. Breakfast. So, ayan, pagkatapos namin mag-breakfast ni Kaden, naihahanda ko na ang ating mga ingredients para sa paggawa ng sarongsong. Siyempre, kailangan natin ng shredded na buko. Kailangan din natin ng condensed milk. Hindi na ako gagamit ng sugar, condensed milk na lang. Instead na margarine, kasi wala rin akong margarine, so butter na lang din ang gagamitin ko. Lalagyan ko siya ng konting fresh milk. Kumbaga, iaano ko lang siya, experiment ko. Dapat tubig lang yan, pero lagyan natin ng konting fresh milk ang lasa niya. And then, syempre, hindi mawawala ang ating rice flour. So, kumbaga, sa Pilipinas, ang giniling na bigas. Tapos, eto, syempre, yung banana leaves para pambalot sa ating sarungsong. Yan lang mga ingredients. Sobrang simpleng-simple lang yan. So, tara na. Sisimula na natin. Let's go, girls! Kailangan muna natin hugasan itong ating mga banana leaves. Next nating gagawin ay mag-melt tayo ng butter. Dito sa pan. And mommy's plate. Painitin lang natin ang ating pan ng ano. Ano lang yung apoy niya. Hindi malakas kasi maano yung butter natin. Masusunog. Nakakaumay yun. Ayan. Melt lang natin ng konti. Ang habang inaantay natin yung ano, yung butter na mag-melt, ay ihanda na natin itong ating itong bigas. Tapos, ilagay na natin itong ating na buko. Konti lang siya. Isang ano lang yung buko. Isang ano ba, balot lang siya. Lagyan ko lang itong ano, fresh milk. At saka isa pong malapit na rin ma-expire. So, kailangan gamitin ko na to. Ito na. Melted na ang ating butter. So, ilalagay na rin natin siya. Okay, ay mamaya-maya. Haluin ko muna pala itong... I'm taking off my shoes. Baby, don't take off your shoes. It's cold. Ayan, medyo ano pala siya. Medyo masabaw. So, okay lang kasi meron naman tayo nun, di ba? Kaya hindi ko siya inubos. Mas maganda talaga ang hindi niyo ubusin ang dry ano niyo. Kasi in case na sobrahan kayo sa sa water na ilalagay nyo or milk, meron pa yung pandagdag. Melted butter. As you can see, medyo malabnang nga siya. So, kailangan natin siyang dagdagan na rice flour. Konti lang. Tinatansya-tansya ko lang mga day yung ating ano. Ating lalagay na ganito. Condense mo. Baby, excuse me. Excuse me. So, may titikman ko kung ano. Kung matamis ba siya? O mataba? Asikasuhin mo natin itong ating dako ng saging. Kailangan natin siyang ikat. Tansyahin lang natin yung laki niya. Siguro ito okay na to.
And then, pupunasan natin siya. Naalala ko dati, ito ang goto dessert namin. Lahat talaga ng okasyon nandun siya. Piyesta, Pasko, New Year. Maliban kasi sa madaling gawin, ay murang-mura lang ang mga ingredients niya. Yung dahon naman sa probinsya ay hindi binibili. Asukal lang at margarine ang bibilhin namin kasi yung bigas hindi nila rin namin binibili. Pinapagiling na lang namin. Naalala ko pa dati isang plangganang malaki talaga ang ginagawa namin nito. Kasi pinapabaon din namin sa mga bisita yung iba eh. The best to kainin sa umaga kapartner ng kape mo. Mainit-init pa. Tatlong dessert lang naman ang ginagawa namin dati. Itong sarungsong, biko at saka maha. Yun kasi ang mga murang-mura at kayang-kaya lang sa budget namin. Ano mga Jai? Eto na ang ating ginawang para sa sarungsong. Tapos ito lang yung lulutuan ko kasi ito lang ang steamer namin maliit. And then, ito lang ating mga dahon. Ating mga dahon ng saging. So ang ating mga dahon ng saging ay malinis na po. Yan, ang gagawin lang natin ay we need to yan. Ganyan lang. Tapos syempre, kailangan natin siyang lagyan sa loob. Ano kayo magkakasya to? Sabagay, pwede naman dalawang saing siya, diba? Hindi ko na siya lalagyan ng mani. Pwede mo naman siyang lagyan ng mani, pero mas prefer ko ang hindi lagyan ng mani. Meron na siya sa loob. Kailangan lang ay hindi siya. Oh my God! Ayan. Medyo nasisira yung ibang dahon, mga day. Ano kayang gagawin natin din eh? Kailangan lang hindi siya masyadong pupunuin kasi kailangan pa siyang i-close. Ayan, napuno ko tuloy. Kailangan natin siyang bawasan, mga ining, mga Jai, para may close natin siya ng maigi at hindi siya lumabas. Kasi pag lumalabas siya dito, merong mga pag naluto na siya, meron siya mga nasa labas. Pero okay lang din naman yun kasi hugasan din naman natin siya mamaya. So yun nga mga day, hindi kasi namin afford ang pang-salad kasi may mga gatas-gatas pa doon, di ba? Hindi namin afford yun, ang dami-dami namin magkakapatid. Yung ipang bibili namin ng mga pang-dessert na pangmamahalin ay ibibili na lang namin ng ulam sa araw-araw. Kahit nga hotdog, hindi namin mabili dati. Naglalaway nga ako sa mga klase kung nag-uulam ng hotdog. Diba? Ganun kami kahirap. Sobrang hirap talaga ng buhay dati. Pero sa awa ng Diyos, okay naman na ngayon. Nakakabili na rin ng isang supot ng hotdog. Ganun naman talaga ang buhay. Minsan meron, minsan naman wala. Kaya dapat natin magpasalamat sa Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay. Mahirap man yon o hindi. Kasi minsan, doon tayo nagiging matatag at natututo sa buhay. Madalas talaga dati nag-aabang lang kami ng mga bigay-bigay ng mga masasarap na dessert. So babalik na nga tayo dito sa sarungsong, mga day. Kaya kung mapapansin nyo ay talagang bihasang-bihasa na ako magbalot nitong sarungsong na to. Yung ba naman kasi lagi kong ginagawa ito dati? Expert na kumbaga. Ting sarungsong na nailagay sa Ayan, may mga tumutulo Pero mamaya pag naluto, pag nag-stick na siya mamaya, pwede naman na siyang punasan. Ayan na mga Jai, ang ating sarungsong ay luto na. Meron nang natapo na sarungsong sa labas, Dai, pero pwede naman niyang punasan mamaya. Kainan na!